Hi, this is Alberto TV Mapagmahal, and meron na naman tayong video hot na hot, trending na trending. Cherry White, tinuluyan ng ipatulpo si Boy Tapang. Let's watch this video. Sige, nandito ngayon si Ma'am Cherry White. And then mamaya, subukan natin tawagan si Boy Tapang. Ang ating purpose dito po ay para mapag-ayos sila. Tulad ng nangyari kaninang kaso bago nito. Ayan. Taas mo. Kinakaban si Ma'am Cherry White. Sorry po. Bigla kayo na isa lang. Mm-hmm. Sabi ko, bago mag 3 o'clock, sorry na medyo napa-extend yung kaninang complainant. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Lalo po magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Sherry yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Mm-hmm. Gaano kayo katagal na po magkasintahan ni Boy Tapang? Start po nung December 13. Dito lang po, bago lang. Wala pong 1 year, December 13. Okay. Well, sayo naman po yun, kahit papano. Si December, January, February, tatatlong buwan na kayo. Mm. Ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Yan, nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Mm. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, addict, may matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Hindi mo natanong sa kanya ba't niya nagawa yon? Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yon? O hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Eh bakit siya pang magpapatulpo eh? Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya, yung Facebook niya. Anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Eh nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan po ay i-hack yung kanyang Facebook? Hindi ko nga po alam. Hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya? In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sinasabi niya pa ako ng bad words na, ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. Nagkaroon po talaga ng down po ang Meta po nung araw po niyan. Facebook, Messenger, and Instagram po. Nag-down po talaga. Alam niya at nasabi sa kanya? Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na, paanong hinahack eh nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na bakit mo ba't ko gagawin yun, ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Marami siguro po dahil po ano, galit siya. Galit siya. Bakit po siya galit? Sir, matindi magalit yun. Nakakatakot. Kaya nga Boy Tapang eh. Opo. Nakakatakot talaga. Eh dapat prepared ka na kung nung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po na ipag-iwalay na ako eh. Ayaw niya? Ayaw niya. Siguro, give it a try. Kasi siyempre, ma'am, nung pinasok mo relationship po, team, alam mo kung ano yung karakter niya, pagkatao niya. Dapat tanggap sir, niya. Sir, nung nagkakilala kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya.
Sobrang bait niya. Okay. Maganda yung sinabi mo. So, opo, ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya? Sabi nila, huwag kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, oh, di ba? Kasi... problema dyan, syempre natulad. Sir, maganda. Yun. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit kasi sir, retoke daw po yung ilong ko. Eh, wala nang masama kung retoke. Oh, doon sa mga ano, mga so, selosa at seloso, eh huwag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Diba? So, nagsiselos siya. Baka naman may pagbasihan, ma'am, para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Yeah, pero ma'am, kasi wala siya rito, subukan natin tawagan. Mm-hmm. Yung bang, okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. Oh, para akong prinsesa. Tama lang yun. Usually, ganun talaga pag naniligaw. Mm. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat. Medyo pa yung pagbabago. Opo. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh. Nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami that time. Lagi kami nag-aaway. Laging punto selos. Siyempre ako nagsiselos din ako, pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa ano po yung sa Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasing lumabas sa video po na nanakit ako. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakit ako, bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako, nagsiswimming po ako ng that time. Opo. Tapos, pag-akit ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, apat na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan niya ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Doon na siya na-trigger. Nagselos siya, yun. So, may nagpa-picture sa yung mga followers, pinagselosan niya po yun? Opo. Mga taga Cebu, doon po sa lugar na yon. Natural lang po sa ating mga vloggers, magisiguro sa kanya pag may nakikita mga followers ng papapicture. Hindi niya po naunawaan yun, bakit wala ho ba nagpapapicture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh, pag may nagpapicture. Kaso, ang kasi yung point po na yon, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpapicture sa akin, pinatagay ako doon sa may resort. Siyempre, katuwaan po kami, yun. Pag-akyat ko, yun, nagalit na siya. Hmm. Anong dahilan daw bakit si Boy Tapang siya pa sana magpapatulfo? Anong sinasabi? Pinahak ko daw po yung account niya, kaya ipapatulfo niya ako. Okay. Nawala naman pong basihan. Okay. Kayo ho ba willing, ma'am, na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na. Eh, sayang naman po yung tatlong buwan. Ay, hindi po. Hindi ako manghihinayang dun. Eh, anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh, gusto ko po kasi sabihin sa kanya na ano, na... Kasi sa social media po eh, tinitira na yung ano ko eh, yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din, tapos hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ah, ganyan pala yung babaeng niya, may matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko yun. Na 40 years old plus, yun yung sinasabi niya na matanda ako. Tapos ito... Pero, ba, okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipag-relasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tatay nito ay... Alam niya po yun. Okay, so dapat hindi niya na sinisingil siya yun. Dineklara niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinahing? Sa social media, ano, yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung ano ko eh, kasi... May mga nagko-comment sa akin, uy, ang bag mo, galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre, nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na, ano, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya, ano, kaya sabi ko, daanin, hindi po ako sumagot sa, ano, sa Facebook.
gusto ko, daanin na lang namin sa... Okay. Kasi ma'am, ito, kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato, kung yun po'y naitabi nyo o na screenshot nyo, yung mga pananalita na hindi totoo, pwede hong ma-cyber libel natin. Kung sino man yung gusto nyo, may kagagawa niyan. Lalo yung sinasabi na ikaw ay walker, ikaw ay ganito, ganon, ganon, na below the belt po yun. Saka po yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, sinabihan niya ng adik. Yun po, pwede natin makasuhan ng cyber libel mga yun. Hmm. Nandiyan ho na-preserve nyo yung mga post na yun. Hawak nyo pa po. Opo, may video. Sinend ko na po. Pwede ho kayo mag-cyber libel kung tutusin. Pero habang maaari sana, maiwasan natin, mapagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay. So, at least kayo po yung nakapagsalita na sa amin. Pag siya'y pumunta rito, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy Tapang gusto ata magkipag-usap off-air. So, willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo off-air. Sige meron po. Atang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, alam niya na pwede ka mag-cyber libel doon sa mga sinasabi mo. Pero ikaw po, walang sinasabing masasama kay Boy Tapang. Nagmura po ako kasi away namin yun eh. Nagmura po ako dun sa ano sa bahay ni record. Pero yung bang pinost nyo po na may sinabi kayong mga libelous, yung mga malisyosong mga panalita, wala. Walang cyber libel. Kasi alam ko po yung mangyayari. Kaya hindi po ako sumagot. Pero yung mga tao pong nagsalita na mga hindi maganda laban sa inyo, paninilampuri, yun po, pwede tayo mag-cyber libel. Tutulong po kami. Okay? Sige po, si Boy Tapang daw, mamaya na lang daw magsalita. May panawagan? Actually, sir, may post po siya sa Facebook 20 minutes ago kanina po. Kakagising ko lang, excited naman to. O, kalmahan mo. Alam ko, pangarap mo yan umabot sa Tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada Girl dati. Asa na ang tawag inihintay ko? Pero tinatawagan natin, sir, wala pong sumasagot po. Saan? Pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi niyo tinatawagan? Ano? Hindi po, tinatawagan po natin, sir. Ringing po, hindi po sumasagot, sir. Pero nakausap natin kanina yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tapos kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni Ma'am Cherry White. Ayaw nga nila ng on-air. Ang gusto nila off-air. Yung lawyer daw po ang willing yung lawyer daw po, Ma'am Cherry White, willing natin magpag-usap. Mm. So mas paganda kung lawyer, alam niya na... Anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post? Actually, Sir Rapi, meron din po akong lawyer. Mm. Pwede din po rin yun. Pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Habang maris ano, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis masuabi yun kung kayong dalawa lang. Kasi hindi na po pag lawyer to lawyer, medyo ibang level. Napahiya na po kasi ako sa social media eh. Wala ang dama yung anak ko eh. Wala ang pag-aasa na magkabalikan mo kayo. Nako. Ano pong mensahe nyo kay Boy Tapang? Huwag ko kayo magsalita ng mga masakit. Alam ko po yun. Alam ko. Sige. Kasi ano? Sa Facebook ko nga po, hindi ako nagsalita ng hindi maganda. Dito pa po kaya. Sige po. Ano po yung mga gusto sa... Ano po? Ang gusto nyo, ano? Ayan po, tingin sa camera. Mensahe. Yun lang po. Yun lang po. Siya yung woman of few words. Sige po. Well, good luck din po. Mamaya po, ma'am. Siguro off-air ayaw nila. Subukan natin na on-air. So, lawyer mo, lawyer. Yeah, pero tapos ko muna talaga ang video bago ako mag-react sa pasabog ni Cherry para lahat tayo, pinakinggan natin ang lahat. Wala tayong ma-miss sa sinabi ni Cherry White at saka... yung mga aganapan ngayon sa patulpo ni Cherry. Talaga hindi mo na talaga siya napigilan, nagpatulpo na talaga siya kasi siguro nag-trigger na siya eh. Sinabi naman niya, nadama na yung anak niya, nadamay na yung ano, kasi may sinabi pa nga yung marami na nadamay, pamilya niya tapos mga kaibigan niya, sinabihan niya pa ng adik yung magulang niya. Siguro ayun yung nag-trigger. Sinabi naman ni Cherry White, di ba? Dun sa anak niya, nadamay na anak niya. Ayun na may pag-ayos. Siguro kaya dun siya nagpatulpo. Nakalimutan niya na yung pinagsamahan ni ano, pinagsamahan nila o yung mga good memories. At trigger talaga si Cherry White para ipatulpo si Boy Tapang. Ang masasabi ko lang dito, see you on my next video. Marami pa to, marami pa tong pasabog kasi nag-uumpisa pa lang to, guys. Ang pinagmulan, napansin ko, is selos. Sabi nga, napanood nyo, di ba? Selos. Kaya kayo, guys,
ang selos talagang sumisira talaga sa sama ng mga partners. Maraming isda sa dagat, kung hindi talaga deserve sa yung tao, i-let go mo na. Kasi yung mag-selos ka, gagawa ka ng ganyang eksena. Kung nakita mo ng ganun, tama na. O mag-isip ka na. Tapos i-let go mo na siya. 'Di ba? Kasi yung mga ganto-ganto ganyan na ganyan, marami pa na nadadami na tao. Marami pang ano eh, nagiging masama ka lang. Kasi syempre, hindi natin mayroon si Boy Tapa, nagmahal. Kaso nga lang kasi, ang puso pag inuna mo, burn sa utak, wala. Ganito ang mangyayari sa'yo. Kailangan gagamitin mo rin yung utak muna bago yung puso mo. Dapat dito, ginamit mo na yung utak mo na nakita mo nang ganun siya. Hindi siya yung talagang type na babae na gusto mo. Dapat di mo natatagal. Iniwalay mo na, nag-break, nakipag-break ka na, tapos let go. Tahimik, maraming palabong, maraming sinasabi. Maraming isda sa dagat, baka hindi siya talaga deserving para sa'yo. Malay mo, ma-meet mo yung talagang deserve para sa'yo, di ba? Ayun lang masasabi ko dito, this is Alberto TV. See you on my next reaction video. Bye for now.